Hello guys, good evening. Ayan, lahat ng charger, lahat ng cellphone ko naka-charge kasi ang lakas ng ulan. But in case na mag-burn out man siya mamaya o bukas, naka-ready po yung aking mga cellphone para always connected sa ating mahal sa buhay. Kaya ayan, lagi pong handa tayo, lagi i-charge yung ating mga mobile phone. Kasi I feel na malakas na po yung hangin at ang ulan. Ayan, sa gilid ng dyan higaan ko. Dito lang po ako ng higaan. Ready na po yung aking higaan. Okay, so this is the latest one. Okay, so in terms with processor, memory, and then operating system, ayan po sa bintana. Ayan yung kabilang bahay namin. So naka-prepare na rin yung aking lahat ng mga cellphone at charger if in case na mag-brand out. I have extra phone na makontakt po ako, dito ng aking mahal na asawa tsaka mga pamilya ko. So, okay lang. Kaya ko naman po mag-isa. So, ayan ang lakas ng hangin, diba? Makikita mo yung lakas ng hangin doon. Andito ako sa bintana sa kwarto. Yan po yung kabilang bahay namin. Sarado po yan. Puro po yan mga storage room po namin yan. Stock room namin yan doon sa kabila. Wala pong tao doon. Andun yung kabila yung mga manok namin at mga alagang sisiw ng itik. Ayan, ang lakas ng hangin, oh. Ayan, oh, nagduduyan-duyan sa puno ng mga aratilis at mangga. Ayan, makikita mo kasi ang lakas ng hangin na dumadako sa halaman ko. Sana wag naman masira ang aking mga ornamental plants dyan sa labas. Lord, pahintuin mo na yan. Salamat po. Hello guys, until now, I can't sleep. It's because of typhoon Ulysses. Ayan. Yung mga dares na istante at mga paninda ko sa labas ng tindahan. Kasi mabigat yung roll up namin. Hindi ko siya pwedeng i-down na mag-isa. So, dapat I need two person na lalaki na para humila pababa. Kasi mabigat yung super heavy na bakal yung ano yung talagang yung pinaka bubong niya. So, hindi ko siya mabag down. Ayan, nilagay ko lahat mga stante dito. Kasi, ano, baka sakaling makatulog ako at kalakasan ng hangin, wag naman sana. Ayan po yung ginawa ko. Nilipat ko lahat. So, hindi ko siya nilagay doon sa my tiles. Ayan, inayos ko na siya. Pero, hindi naman siya magulo. Inayos ko lang siya ng step by step. Tapos, nilagyan ko siya ng karton doon. Ayan. Diba, kita mo parang ano na. Inurong ko lang dito banda yung distante. Para hindi siya gaano pa rin. Pero, I don't know kung ano. Kasi, sinubukan ko naman siyang alugin. Hindi naman siya basta-bastang mahuhulo. Inshallah. Kasi meron siyang nakaharang dito na paso. Ayan. Yan yung aking kaguluhan ng tindahan ngayong gabi. So nilagyan ko doon ng mga heavy para hindi siya gaanong liparin ng mga hangin. Kasi open yan doon, banta open. Pero may bubong siya doon. Hindi nga lang siya bubong na aero kasi trapa lang yung andun kasi para lang sa mga hangin doon. At saka safe doon kasi meron siyang ano, doble-doble na bakod na may steel matting na halos tatlong tao bago tumawid, makatawid sa bakod. Ayan. Namumula na yung mata ko kapuyat. Nagdasal ako na sana matapos na yung typhoon Ulysses na to. It's a signal number 3 here. Kaya, ayan. Ayan, inayos ko po siya. Ayan. Medyo magulo po siya. Bukas na lang pag kumalma na po yung panahon natin, saka ko na naman siya ulit aayusin ng panibagong arrangement. Ayan. So, ano, antabayan lang tayo kung ano, hindi ako matutulog kasi magbabantay ako ng mga pangyayari. Kasi kawawa din naman yung may mga itlog pa kami doon at saka ano, pato doon sa labas.
baka kasilip pa rin yung ano dun eh, yung bubong nila. So may naglilimlim doon na pato. Kanina pa ako actually naiiyak. Pero ano, lahat to ipapasa Diyos ko na lang lahat ng mga pangyayari na to. Kasi hindi naman natin kagustuhan na mangyari yung typhoon na to. Pero kailangan natin magdasal at mag ano, lakas loob lang. Ayan. Si mag-isa ako, so kaya ko to. Kaya ko to lagi. Kasi kaya ko naman talaga lagi yung kaya ko yung laban ng buhay na mag-isa. Mahirap kasi na wala tayong asawa dito sa bahay. So, we need to be strong. At alam naman natin hindi tayo nag-iisa kasi God's always guide us. Ayan. Sobrang lakas, naririnig nyo yung hangin at saka yung ulan, sobrang lakas po. Actually, pumapasok na po yung ano, yung anggi or yung ambon dito sa tindahan. So, I wear this slipper. Ayan. Basa kasi yung tiles, nabasa na yung tiles. Kasi itong tindahan na to, hindi nagsasarado to, 24 hours open. So, I let it na magbukas siya ng 24 hours kasi pag may bumibili, tatawag lamang. Ayan. Ilagay ko na lang siya ng carton for protect na hindi siya maambunan at mabasa ng ulan yung mga candies, stick o cigarettes, lahat po andyan. The rest ng mga candies andun po sa loob sa estante. So, hinayaan ko muna yan. Pinunasan ko na ng alikabok bago ko ipasok sa bahay. Andun lahat ng mga grocery ng mga gatas sa karton para hindi sila mabasa ng ulan. If in case lang po. Ito ay aking paninigurado na magiging safe po ako dito sa bahay. At pati yung tindahan namin, safety din po sa lahat. At wala pong sako nang mangyayari. I need to be secure our house first. Siyempre, yung sarili natin, isi-secured natin bagong lahat-lahat. Hayaan mo na yung mga bagay na yan kasi mabibilip naman natin yan. The important matter is yung alagaan natin yung sarili natin at huwag pabayaan sa anumang sakuna na nangyayari. The rest of our, my neighborhood, tulog na po sila kasi wala naman silang iisipin, they close at the door. Mabasa man sila or what, they fall asleep na. So ako, busy po ako sa pag-aalala sa mga tindahan at mga alaga kong hayop sa labas. Lagi kong tinitingnan doon sa kabilang bahay, nakailang palit na ako ng damit. Pangatlo na to, kasi basa ako. At saka yung tanke namin, nagluluko pa, hindi siya naka-automatic on na magbubukas agad-agad ng tubig. Kaya pag namatay siya, so hindi siya nag-automatic na mag-on na magtulo lang siya ng kusa without na dapat aakyatin ko pa talaga siya eh. Aakyatin ko sa taas doon. So maulan po. Yung ano, yung yan, nakita mo yan, yung basahan na yan na bilog. Ayan po yung pinampapandong ko gamit yung basahan na yan. May sombrero ako. Yung sombrero ko lagi-lagi kong suot yun. Kasi pang against hamog ko yun, ambon, ulan. Tapos sinasakluban ko yun ng basahan na yan. Yung basahan na yan, malinis po yan. Lagi ko, ano yan, nilalabhan ko po yan kasama ng aking mga labahan na damit. Kasi sa loob yan siya nabasahan sa bahay. Andun na lahat ang paninda ko din sa loob ng bahay. So, pwede na rin siguro akong matulog. Hayaan ko na muna yung ang hangin at ulan na ano, safe na rin yung tindahan natin. So, ayan. Inside story of our Ulysses typhoon, signal number 3 po. So, medyo malakas. Hindi ko siya mabibideo yung hangin sa labas kasi madilim. We don't have any street light outside our house except yung ilaw sa labas ng tindahan ko at sa kabilang bahay. Yun lang po yung, ito lang kasi yung street na to sa aming bahay, ang maliwanag. Kasi yung aming bahay, meron po siyang ilaw sa bawat isa. Sa kabila na ilaw doon, may, sa kabilang bahay doon, may ilaw doon.
na naka-steady siya every night. Tapos dito naman in front of our store, yes, may ilaw din po. So, dalawa po yung ilaw dito sa harap ng tindahan para makita yung ano, tsaka yung ito yung sa loob. Tapos yung sa labas na yun, kasi nakikita niyo yung mga halaman doon, may ano po doon, meron pong ilaw doon sa labas. Sana hindi siya mababags down para ano, hindi po siya mapupundi. Kagaya nung nakaraang malakas ang ulan, yung unang ilaw namin na pundi po, gawa nga na sobrang lakas ng hangin at ulan, napasukan po siya ng tubig yung bumbilya. Kagaya nito, tinago ko siya. Actually, umiilaw pa naman siya, kapiranggot nga lang. Ayan ko lang yung mga chinelas na yan na andyan, kasi hindi naman sila babasagin. Yung inuna ko lang naman talaga yung mga babasagin eh. Binaba ko yung mga babasagin. Mahirap kasi ang mahal-mahal bumili ng mga estante na yan. Buti sana kung 100 lang siya mabibili, di ba? Ayan, ito yung bumbilya na napasukan ng tubig sa loob. So, kinoconserve ko pa siya dyan. So, hayaan ko lang. Kasi marami pa namang yellow. If in case na magka-brown out, may mga tube ice at mga frozen stock pa naman sa loob. If in case na ma-brown out, mawala ng kuryente, may pang-supply pa naman siya sa ice cream. May magpapalamig pa sa kanya sa loob kasi almost frozen na yung freezer. So, hindi naman siguro 24 hours yung brown out niyan. Kasi tomorrow, siguro, ayan, mag-iilaw din siya kung baka sakaling mag-brown out siya. So, papasok na ako sa bahay para magpapahinga na rin po ako. Hayaan ko na muna yung estante na yan. Ayan yung mga dares ko ng grocery at saka estante. Yan yung mga pinapriority ko, yung mga bagoong. Yung mga beverage ko, binaba ko na rin, tinago ko sila sa likod ng mga uling. If in case na lumakas ang hangin, hindi sila mababasag. Gina-secure ko lang ang mga paninda ko na hindi ako malulugi at hindi mababasag yung mga paninda natin. So, kailangan ko na rin magpatay ng ilaw doon sa labas. Namo-monitor ko naman siya sa CCTV. So, we need to sleep. Sana maging maayos na po yung pagising natin. Wala na pong ulan at hangin. Wala na rin po si bagyong Ulysses signal number 3. Sana lumayo yung bagyo na yun doon sa mga walang makapinsalang tao. Naway pagpalain tayo ngayong gabi na mawala siya. Actually, 18 hours lang daw yung bagyong lalagi sa atin ngayong araw. Since kaninang umaga until now, magbilang tayo hanggang 18 hours. So, thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Mag-iingat po tayo lahat. God bless us.